So mga kutsero, for some reason, nagte-trending na naman itong chismis ng pagkamatay daw ni Madam Imelda Romualdez Marcos. And not for good reasons, no? Actually, mga kutsero, papapakita ko sa inyo isa pang content creator na gumawa ng content tungkol sa death daw ni Madam Imelda Romualdez Marcos. Hey, how true! Dead si daw si Madam Imelda, sa kakalungkot naman! Chiris! Ano, ganun-ganun na lang, be. At sobrang sakto naman na nagva-viral ang picture ngayon ni Madam Lene O. Demon Slayer yon. Ang kumakalat na chika ay pinabulaanan ng kanyang pamangkin na si Elisa. Sabi dito, still strong and kicking. Taray, strong naman pala. Baka pwede na ulit ikulong yan. O yan, mga kutsero. So, yung mga ganyang videos, oh. Alam nyo mga kutsero, wala namang problema kung merong meron naman talaga tayong freedom of expression. Okay lang naman yun, i-express nyo yung mga gusto nyong sabihin. Meron pang isa, pero I don't think it is wise for anyone to do this. Ito, itong ginawa nitong Nurse Pate na to. Ayan. Sino man siya, ayan o, oh. Anong sinabi niya? Alam ko nabasa nyo na to kasi nagtitrending to ngayon si ate. Anong sinabi niya? Itong si ate, ang sabi niya, taga Baguio siya at siya ay nurse doon sa Baguio. Ang sinabi niya, kung sino man ang nurse ni Imelda, please do it for all of us. Off mo lang yung O2 o i-fast drip mo, Nicard, or injectionan mo ng insulin, EMS. Yan. So, yun ang sinabi niya. Alam niyo, ulitin ko nga mga kutsero, wala namang problema sa freedom of speech. Wala namang problema kung sasabihin niyo yung mga gusto niyong, diba, mga kalokohan yung ganyan, tulad ng katulad nung lalaki kanina, sabi niya, baka naman strong naman daw, baka pwede namang ikulong yan. Actually, naka-bail eh. So, that's fake news. Diba? Kung naka-bail, hindi ka pwede basta-basta ikulong. Makukulong ka lang kapag ikaw ay merong conviction of a crime na that would necessitate the penalty of jail time. So, ayun po mga kutsero, that's one. Another is, nangangalay na ako. Another is itong kay Nurse Pate. Alam nyo, ito, mukhang delikado itong si Nurse Pate, no? Kasi, siya ay tinatawag nating nagda-doxing. Doxing, mga kutsero, ay ang, what do you call this? Sa simpleng paliwanag, ang doxing ay pagtuturo sa taong bayan sa mga nakakabasa ng mga post mo. Kung paano saktan at kung saan pupuntahan, kung paano saktan ang isang individual. So, yun po ang ginawa niya nung Pate na yan, whatever her name is. So, mga kutsero, no, ulitin ko lang. Walang, una, for one thing, kahit bobo si Lenny at kahit na hindi natin gusto si Lenny, we were not wishing death upon her. Maski nung buhay pa si Joma, no one was wishing na si Joma Season would be killed or whatever. Nagugulat lang tayo, sabihin lang natin, buhay pa pala siya. Ganon lang tayo. Kasi mga kutsero, again, it goes against common decency. Akala ko ba, kayong mga kakamping ang disente? Diba? It goes against common decency. Now, you would want someone dead. Kasi even the worst criminal has a person that loves them. Diba? Tsaka hindi yan ano, that's contrary to the Filipino culture. Hindi tayo ganyan. Hindi tayo, what do you call this? Hindi, sorry. Itong dalawang to, yan, yung dalawang yan. Hindi tayo, wala sa kultura natin yung ganun, yung we would be wishing death on anyone. Diba? Misa siguro, sa bugso ng damdamin, sasabihin mo, mamatay ka na, ganyan. But it's usually not meant to be true. Unlike itong ginawa nung Nurse Pate na to, yan, yung Nova Pate na yan. Tinuruan pa. Kung sino man yung mga, kung sino daw yung mga nurse na nagbabantay, o kung sino man muna, kung sino mang nurse ni Imelda, please do it for all of us. Patayin mo na si Imelda for all of us. And mga kutsero, I don't know what you think about this, but again, this is not good. And this is not a reflection of what Filipinos are. Hindi tayo ganito, mga kutsero. Hindi tayo tinuruan ng mga magulang natin na magsalita ng ganito. Hindi ko alam kung saan nahugot ito ng mga kakamping na to, kung ba't sila ganyan.
No? Siguro kakaktivista nila, kakarali, hindi natin alam. Baka ganun ang pinanggagalingan nila. Kakarali na kakarali, eh kung ano-ano na yung nakukuha sa kalsada. Kaya siguro ganyan ang pag-uugali nila. But, then again, kung nasaan man kayong yun, God bless you. Kasi, as mentioned earlier, at sinabi nga ng pamangkin ni Madam Imelda, she is alive and very, very strong and very much kicking. And, tunong sinabi rin po ng Sandigan Bayan, nung binigyan siya ng pagkakataon na makapagpiyansa, makapagbail sa kanyang kaso, ano pong sinabi? Hindi siya flight risk. Hindi po siya binigyan ng piyansa dahil sa kanyang edad. PNP lang po ang nagsabi nun. Ang sinabi po, isa sa mga consideration ng Sandigan Bayan, ay hindi naman siya flight risk at nag-voluntary surrender siya. Imagine, voluntarily, sinurrender mo ang sarili mo. Diba? Eh kung kayo yung nasa posisyon ni Madam Imelda, malamang nagtatago na kayo kasi yung isa dyan, yung pate na yan, eh nahack daw ang kanyang account. Nahack daw ang kanyang account bigla. Ay, bakit? Kasi nag-trending ka na. Diba? Nararamdaman mo na yung galit ng mga supporters ni Madam Imelda. Yun. Kasi huwag kasi magbabato-bato ng kahit ano lang ng walang dahilan. Yan ang napapala nyo. Diba? Huwag magbasa. Diba? Think before you click. Ilang beses nang tinuturo sa atin yan. Diba? So, yun lang naman mga kuchero. No? So, marami pong salamat sa mga sumusuporta pa po sa atin. At sometime next week, magsastart na po tayo uli ng ating live stream na, what do you call this? Na buo. Yung live stream talaga, yung live stream talaga. It's just been a really really busy week. Tulad nga na pinost ko kanina sa Facebook, kakatapos lamang ng aming midterms at napakahirap po ng aming klase. Kasama, actually lumabas lang ako para gawin tong video na to, pero nandun pa yung mga kasama ko sa loob, mga klase ko sa loob. But ayun mga kuchero, no? Ulitin lang natin, no, sa para sa mga nanonood sa atin dito ng mga masigasig at matitikas na supporters ng BBM, ng mga loyalists na nandiyan, okay? Ayaan nyo lang yung mga yan. Kasi ang importante at the end of the day, talo pa rin si Lenny. At matatalo ulit si Lenny. Commandinado siya. Ulitin lang natin, ha? Pate, tsaka kung sino man yung lalaking yan, nasa baba na yan. Hindi ko kasi siya kilala. Matalo si Lenny at matatalong muli si Lenny. So, good luck na lang sa inyo, sa mga pangarap niyo sa buhay, na makabalik ang mga Partido Liberal sa sistema ng Pilipinas. I don't think it's coming back anytime soon. So hanggang dito na lang pumunta tayo mga kutsero. God bless all of you and I'll see you in our next live stream, right? So bye everyone, see you!